Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of John, chapter 1, verse 5. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Acts chapter 19, verse 20. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Light prevails. Ako po'y naniniwala na ang liwanag po ay dadaig po sa lahat po ng kasamaan na meron po sa mundong ito. Kaya sa Biblia po binabanggit po dyan na yung liwanag po ay dumating na po sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Yung po yung prinopesay ng Isaiah chapter 60 verse 1. At darating po ang panahon na ang knowledge of the Lord magpiprevail po yan. It will cover the earth, sabi po sa Habakkuk chapter 2 verse 14. Kaya ang salita ng Diyos po ang tunay na nagdadala po ng kaliwanagan at buhay sa mundong ito. Yan po sinasabi ng John chapter 1 verse 4. Kanya lamang po ang mga tao po ay tinanggihan ito. Sa nakaraang pag-aaral po natin, dun po sa John chapter 3 verse 19, mas inibig ba ng tao ang kadiliman? Kaya nga po sabi ng Panginoon dun sa Luke chapter 6 verse 39, maaari bang akayin ng bulag yung kapwa niya bulag? So pareho silang mapapahamak. Kaya yan po ang nangyari sa mundo ngayon. Kaya marami tayong nakikitang buhay na nasisira at napapahamak dahil tinanggihan ng tao ang liwanag. At alam niyo po si Satanas po ang kanyang mission po. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ay bulagin po ang mata ng maraming tao pang huwag natin makita yung kaluwalhatian ng mabuting balita. Kaya napakahalaga po na magkaroon po tayo ng relationship sa Word of God. Alam niyo po, kailangan po mag-prevail ang Word of God sa ating mga buhay upang madaig po yung darkness o yung tinatawag na spiritual darkness. Kailangan mag-prevail po yung salita ng Diyos. Katulad na nangyari po dyan sa Acts chapter 19 verse 20, dinaig po ng salita ng Diyos yung gawain ng Diablo dyan sa lugar ng Epeso at nagtagumpay po ang salita ng Diyos. Kaya kung paiiralin po natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, ay magtatagumpay tayo laban sa gawa ng kadiliman. Kaya lang kailangan po maunawaan natin yung ating relationship to the Word of God. Number one po dapat ay, we must give the Word of God first place in our lives. Yung po sinasabi ng Acts chapter 19 verse 20, let the Word of God prevail. Ano po, mahalaga na ang salita ng Diyos ang pangunahin sa ating mga buhay. Kasi lilipas ang lahat ng bagay, sabi sa Matthew 24, verse 35, pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Pangalawa po sa ating mga believer, kailangan po daily ay i-confess po natin at i-declare natin yung God's truth sa ating mga buhay. Kasi sabi po sa John chapter 8, verse 32, the truth will set us free. Ngayon sa Romans chapter 10, verse 8, kailangan daw po sinasabi natin at pinananaligan natin ng buong puso po ang salita ng Diyos. At malinaw po yan, sabi sa Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly. Every day po yun, napakahalaga na kung gusto nating madaig yung pong kadiliman o yung gawain ng Diablo sa ating mga buhay, kailangan po daily, we must learn to declare and confess the Word of God. Pangatlong katotohanan po, kailangan po mag-proclaim tayo ng Word of God. Kailangan i-share po natin ito sa mundo, sa sanlibutan, sabi nga. Kasi hindi po dapat manatili yung salita ng Diyos sa atin lamang mga buhay. Kailangan i-share po natin yan. Kasi alam naman po natin na hindi namin dapat natin ikahiya ang mabuting balita. Yung po sinasabi ng Romans chapter 1 verse 16. Kasi it is the power of God for salvation. Kaya kung mahal po natin yung ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, kailangan po magbahagi tayo ng salita ng Diyos para madaig po yung gawain ng kadiliman sa kanilang mga buhay. At panghuli po ito mahalaga, no? We must manifest the power of the Word. Kasi makapangyarihan po ang salita ng Diyos, nalika ang lahat ng bagay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, yun ang sinasabi ng Hebrews chapter 1 verse 3 at Romans chapter 1 verse 17. Ngayon kung tayo po'y nananalangin, kailangan po ay sambitin po natin palagi yung mga pangako ng Diyos sa ating po mga panalangin at lakipan po natin ang pananampalataya upang kumilos po ng makapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay at sa buhay
ng ibang tao. Kaya napakahalaga po ng relationship natin sa Word of God, kasi sa pamamagitan lamang ng isang malalim na relationship with the Word of God ay madadaig natin ang gawa ng kadiliman sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. At tunay nga, sasabi natin na hindi nadaig ng kadiliman ang ilaw. So ito po si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.